ganitong itsura namin pag nanghuli kami ng alimasag. Tambay-tambay sa seaside. Pastime. Ito yung seaside ng Kuwait. Ito yung gabi, guys. So, nakahuli din kami ng kakaunti. Nasa 40 piraso siguro. So, lulutuin na natin. Tapos ko na itong malinis. Arrange lang natin siya sa cooking pot. Medyo buhay pa yung iba, guys. Simplihan lang natin to, gagamit tayo ng asin. 7-Up or Sprite. Tapos sa garlic, yun na yung pampakulo natin sa crabs natin. Ibuboy lang natin mga 15 minutes, then okay na. A few moments later. So, nagpakulo na rin tayo, guys, ng ating mais. Ihalo natin yung mamaya. So, ito na, guys. This is how it look like. Gagawa na tayo ng ating Cajun seasoning or Cajun sauce. So, mantika lang. Pakuloy natin, ibuhos natin yung ating white and red onion with garlic, Cajun seasoning. So, hayaan lang natin siyang maluto. Halo-haloin natin. Maglagay din tayo ng oregano, ground black pepper o yung peppercorn. Huwag nating hayaang masunog yung gilid ng ating kawali. So, haluin natin siya paminsan-minsan. Malalaman nating luto na yung ating sibuyas at saka yung garlic pag lulutang na sila at saka nag-turn into medyo golden brown. Gagamit din tayo ng sweet chili sauce. Sweet chili sauce medyo manamis na mas na konti. So mamaya yung sugar, mas lesser na yung sugar na ilagay natin, yung brown sugar. Tutulong din to sa pampalapot. Medyo lalapot yung ating Cajun sauce. So pag nakita natin medyo humihiwalay na yung mantika sa ating mga sangkap, so ibig sabihin ng medyo luto na siya. Pero bago natin gawin yun, bago natin hiwalay yung mantika, so magdagdag muna tayo ng butter. Unsalted butter yung gamit natin.
inaalang natin yung ating apoy. Ayan nating malusaw yung butter. Tignan natin. Check natin yung tamis niya. Pag medyo cold lang, so magdagdag tayo ng konting sugar. So dagdag din tayo ng lemon sec o yung lemon juice. Kung gusto nyo ng medyo may konting sipa, so dagdag tayo ng chili flakes. Kung medyo hindi pa medyo matamis, mas masarap kasi pag medyo matamis, so dagdag tayo ng brown sugar natin. Pag nasa ganitong stage na sa guys, so hihiwalay natin yung ating oil. Itong oil na to, ibabalik din natin ito mamaya, pero gagamitin muna natin ito sa pagluto ng ating hipon o yung ating shrimp. So ito na. Chicken ba chicken? Parang i-deprito lang natin siya for a few minutes. Hindi natin alam kung magtagal siya kasi magtagal yung ating hipon. So after that guys, yung oil na pinagpirtuhan ng hipon, ihalo natin ulit sa ating sauce. So after that, itutoss na lang natin yung ating mga seafoods at yung ating corn cobs o yung ating mais na nilaga kanina. So ganito lang kasimple guys. Medyo minadali ko kasi gutom na yung